Dear, wish ko lang. Gusto ko pong mag-wish para sa aking co-teacher. Mula po kasi nang makilala ko si Tess, lagi siyang umiiyak kapag napag-uusapan ang kanyang panganay na anak. Sanggol pa raw ito nang mawalay sa piling niya. At 18 taon na po ang nakalilipas, hindi pa rin niya nakikita ang bata. 25 anyos noon si Tess at masasabing kontento na siya sa tinatakbo ng kanyang buhay. Meron siyang trabaho at hinuhulugang bahay. Isa na nga lang daw talaga ang kulang. Siyempre ako naman po sa edad ko ng 25 years old, parang sige ito na, pwede na ako mag-asawa, magkaroon lang ng pamilya na may masasabihan ka ng mga problema, may masasandalan ka sa oras ng kailangan mo siya. Tapos yung mga tao doon, mga kapitbahay ko sa General Trias, parang tukso-tukso, sabi po nila, yan na lang kasi mabait, yan na lang kasi siman, yan na lang. Mga ganun po, pero wala pong nangyaring ligawan, wala pong... Basta may nangyari lang sa amin, nagsama na kami. Ibinigay ni Tess ang kanyang buong pagkatao sa lalaking inaakala niyang magiging isang masipag at responsableng katuwang sa buhay. Huli na nang maisip ni Tess na naging padalos-dalos pala siya. Wala pong love. As is, ang isip ko noon, gusto ko lang magkapamilya, madidevelop naman yung pag-ibig eh. Pag andun ka na, pero hindi pala yun. Ano nga ba ang larawan ng isang mag-asawa na nagsasama ngunit walang nararamdamang pag-ibig sa isa't isa? Ako po, parang ayoko ng ingay, ayoko ng gulo. Kahit marami akong naririnig na tungkol sa kanya, pinapaselos ako, wala lang pong reaction. Kasi parang, bahala ka, ito yung gusto mo. Nadiskubre rin ni Tess na may itinatagong bisyo ang kanyang kinakasama. Hindi na rin siya sinusuportahan nito sa kanyang pagbubuntis. Pero lahat ng ito, pinalampas niya. Hindi siya babaero, pero sugalero. Bilang tricycle driver, mga tong eats, mga karakrus. Sa akin wala lang eh. Basta ako may anak, buntis ako. Okay lang ako. Hindi ako yung gigirahin kita. Wala po akong ganun.